ka bang mahal na mahal mo? Alam kong naitanong mo na ito sa iyong sarili. Kung mahal pa ba tayo ng taong mahal natin? Maraming nasasaktan ngayon, iba't ibang kadahilanan. Subalit, sa kabila nila, kung talagang mahal ka ng isang tao, kahit ipagtabuyan mo siya, imagsusumiksik siya sa'yo at mananatili siyang tapat. Subalit, kabaliktaran na ang mangyayari. Kapag hindi ka na mahal ng isang tao, maraming nalilito at umaasa pa rin hanggang ngayon. Nagbabaka sakali, ang dating tamis ay muling bumalik at ang malamig na pagsasama ngayon ay muling uminit. Ano-ano nga ba ang mga palatandaan na hindi ka na mahal ng mahal mo? Una, hindi na siya nagchat-chat o nagte-text sa'yo. Kung napapansin mo, kapag may kailangan na lang siya o importante na talagang kailangan, saka lang siya magte-text sa iyo. Kung sakali mang mag-reply sa iyo, ay nakukulitan na lang siya sa iyo. Kaya naman, napipilitan lang siyang mag-reply. Pangalawa, lagi siyang galit sa iyo. Kahit alam mong ang saya-saya niya sa mga kaibigan niya, pero pagdating sa'yo, nagagalit o naggagalit-galitan sa makatawid ay ayaw ka rin niyang kausap. May pagkakataon na tinatawagan mo siya, pero hindi niya ito sasagutin. At magpapalusot pa siya na nakasilence ang kanyang phone o busy siya kahit alam mong hindi naman talaga. Huwag ka lang niyang makausap. May pagkakataon pa nga, ayaw kanyang mahawakan at madikitan man lang. Gumagawa siya ng ikakagalit mo para sa kanya upang ikaw mismo ang lumayo na. Pangatlo, hindi na niya naisip yung feelings mo at wala na siyang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi na niya inaalam kung meron ka bang problema ngayon o matinding pinagdadaanan. Basta ang sa kanya, wala na siyang pakialam sa'yo dahil kung meron man siyang kunting pagmamahal sa'yo, yun ang magiging dahilan upang maging daan para ikaw ay kamustahin man lang sa mga pinagdadaanan mong problema. At wala na rin sa kanya kung meron ka mang kasamang iba, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Gusto niya lang ipahiwatig na huwag ka nang umasa sa kanya dahil maaaring meron na siyang iba o talagang nawalan na yung feelings niya para sa'yo. Pang-apat, lumalabas siya ng mga tropa niya o kaibigan. Hindi man lang nagpapaalam sa'yo, samantalang dati-rati, kunting kilos lang, ipinapaalam niya kaagad sa'yo. Pero ngayon, mababalitaan mo na lang o malalaman mo pa sa ibang tao na umaalis pala siya. Ang masakit pa nito, nagsisinungaling siya lagi sa'yo. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi siya gagawa ng bagay na ikasisira ng relasyon nyo. Panglima, ipinaparamdam niya sa'yo na hindi ka na niya mahal. Sa maliit man at sa malaking bagay man yan, sa pamamagitan ng paglapit niya sa ibang tao na maaari kang masaktan. Ikaw na mismo ang magsimula ng ikakagalit niya sa'yo, ginagawa niya ito ng harapan sa'yo para maramdaman mo na ayaw na niya talaga sa iyo. Pang-anim, kinakailangan mo pang magmakaawa sa kanya para lang makapagkita kayo o minsan ginagawa mo pa ang lahat ng iyong makakaya para lang makapagkita kayo sa isa't isa. Hindi siya gumagawa ng paraan para sa ganitong bagay. Ikaw pa mismo ang gagawa ng paraan at yung paraan na yun minsan sapilitan pa. Pero habang siya, iwas na iwas sa'yo. Pang-pito, yung wala siyang pakialam sa lahat ng naging effort mo, kahit yung tipong malayo pa ang pinanggalingan o pinag-ipunan mo pa yung bagay na binigay mo sa kanya, ibaliwala na lang sa kanya yon. Pang-walo, madaming palusot,
Yung minsan, yung tinatanong mo sa kanya na mahal mo pa ba ako? Minsan, sinasabi niya sa'yo, oo, mahal pa kita. Pero, call off muna tayo. Yan ang kadalasang nangyayari. Pang-siyam, wala na siyang pakialam sa mga post mo sa social media. Wala na siyang comments, likes, o hearts man lang. Hindi na siya affected sa mga lakad mo na pinopost mo pa sa social media. At ang ating panghuli, pang-sampo. Yung tinapat ka na niya na hindi ka niya mahal at hindi niya kayang mahalin ka ng panghabang buhay. At sadyang hanggang dito na lang talaga, ang masakit pa nun, sinasabi niya yun habang may kasama siyang iba at yung kasama niyang iba na yun ay yung dati mong pinagsisilosan. Tandaan, gamitin mo ang iyong isipan para turuan ang puso na huwag maging padalos-dalos sa mga taong mapanakit at hindi marunong makontento sa kung anong meron ka. Pag nabigo sa pag-ibig, huwag kang umiyak at malungkot. Dapat maging masaya ka. Tandaan, lahat ng bagay na nawala may higit na kapalit. Ikaw na nanonood, kung bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like and share, and click the bell button para ma-notify ka sa mga incoming videos ko. Salamat po! Bye!